Naduduwal ka ba o nasusuka? Kumusta po kayo? Ako po si Doc Anna, ang inyong online doktora. Pag-usapan natin ngayon kung ikaw ay naduduwal o nasusuka. Pero sa mga Pilipino, pagbabae ang ganyan ang nararamdaman lalo na sa umaga. Ang ibig sabihin nito, maaaring siya ay nagdadalang tao. Meron din naman na mga naduduwal o nasusuka kung sila ay nagki-chemotherapy. Chemotherapy yung mga nagpapagaling sa cancer. Baka naman kasi meron ka ring nakain na panis at ito ay nag-cause ng food poisoning. O kaya naman, meron kang iniinom ng mga gamot na ang side effect niya ay pagduduwal o pagsusuka. Meron ka bang motion sickness pagka nagbabiyahe o biyahilo ka ba? So ganun din ang nararamdaman mo, naduduwal o nasusuka. Kung meron ka ring migraine, ganun din, pwede ka ring naduduwal o nasusuka. Ano ang mga dapat mong gawin kung nararamdaman mong ikaw ay naduduwal o nasusuka? Ang isang first aid ay yung magbabad ng yelo sa iyong bibig. Gawin itong parang candy. Pwede din naman kumain ka ng matabang na crackers o sabi ng iba, saltine crackers. Magpahinga ka. Bawasan ang mga kinakaing matamis at mamantika. Ang iyong doktor ay makakapagpayo din o magre-reseta sa iyo ng mga gamot para sa iyong pagduduwal at pagsusuka. Ang isang paraan din na pwede mong gawin ay ang wrist acupressure. Ang gagawin mo lang dito, ipatong ang tatlong daliri sa may bandang pulso. Ilagay ang hinlalaki katabi ng hintuturo. Idiin at paikutin ang acupressure point ng 2 minuto sa magkabilang pulso. Kailangan ng sumangguni sa doktor kung ang iyong pagsusuka ay tumagal na ng 24 hours at kung ito ay may kasama pang pagtatae. Ang danger dito, baka ka ma-dehydrate. Masama ang dehydration sa katawan. Isang guni din sa doktor kung ang iyong pagsusuka ay may kasama ng lagnat, panghihina ng katawan at sakit ng tiyan. Kung ang dahilan naman ng iyong pagsusuka ay ang gamot na iniinom mo, ibalik lamang ito sa iyong doktor para malaman niya kung ano ang dapat gawin. Obserbahan ang inyong suka. Baka naman may kasama na itong dugo. Mas lalo na dapat sumangguni sa manggagamot. At yan ang health tip ko sa inyo. Ako po ang inyong online doktora.